Meron ng mga naitalang aftershocks kasunod ng lindol sa Batangas ngayong gabi. Kaugnay po nito, makakausap natin ngayon ang director ng PHIVOLX o ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na si Ginoong Renato Solidum. Magandang gabi po, Director Solidum. Magandang gabi, Jessica, at sa lahat po ng inyong taga-subaybay. Okay, nai-report na po namin na nagkaroon ng lindol, naramdaman po ito sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya. Pinakamalakas, 5.4 sa bayan po ng Tingloy sa Batangas. And then yung other areas, intensity 4, 3, kabilang na po dyan ang Quezon City, and meron ding intensity 2. Other than that, Director Solidum, may iba pa po ba kayong detalye kaugnay ng lindol ngayong gabi? Yes, Jessica, linawin natin yung binanggit yung 5.4. Mm-hmm. Yan po yung magnitude. Apa. Hindi po yan yung intensity. So isa lang ang numero na magnitude, 5.4, at depende sa lapit sa epicentro, mas malakas po yung intensity. So far, ang nai-report sa atin, mukhang intensity 6 sa Batangas City at mas mahina sa ibang lugar. Intensity 4 ang nai-report sa Makati, doon din sa Ubando, Bulacan. Intensity 3 sa Mandaluyong, Quezon City, General Trias at Las Marinas, Cavite, doon din sa Manila. Intensity 3 din sa Lucena City, sa Quezon, doon din sa may Calapan, Oriental, Mindoro, at intensity 2 sa Talisay, Batangas at Pasig City. Director, pag sinabi pong intensity 6 sa Batangas City, yun na po yung pinakamalakas? So far, yun yung pinakamalakas na nai-report sa atin kasi mas malapit siya doon sa epicentro. Opo. Yung Tingloy, kung saan 5.4, yun po ba ang sentro niya? Dahil yun po yung magnitude. Tama po ba, Director? Reference po natin yung Tingloy. Actually, ang epicentro ay sa dagat, no? Okay. So, wala tayong nakuhang, o hindi po sila nagre-report ng intensity. Pwede pong intensity 6 din doon. Pero dahil po sa dagat yung lindol, kaya hindi masyadong mataas yung intensity na nararamdaman. Para din mapawi ang kaba ng ating makbabayan, wala pong tsunami na maidudulot yung lindol kanina. Ulitin ho natin yon na Director, no? Wala hong tsunami na resulta nitong lindol ngayon. Kasi alam nyo naman ho, Director, pag sinabing sa dagat, di ba, ninenervyos na talaga yung mga kababayan natin. Opo, kaya po, ang protocol po natin, kung sa tingin namin walang tsunami, hindi na namin binabanggit yon. Pero parang, para lang manigurado na naintindihan natin kababayan, wala po, no? Kung meron mo naman po talagang posibilidad na magka-tsunami, babanggitin din naman namin. Opo. Ito pong intensity 6, 5.4, etc. pong mga magnitude niya o lakas po nung lindol. Significant po ba ito para sa inyong mga scientist, Director Solidum? Well, pagdating sa 5.4, pwede nang makapaminsala yan kung nasa lupa yan. At yun nga, kung intensity 6, pwedeng magkaroon ng slight damage. Pero sa ating mga scale ng mga lindol na nangyari sa Pilipinas, ay maliit lang po yan. So parang pampagising lang sa atin at reminder na pwedeng magkalindol ng mas malakas at dapat pinapaghandaan. Mm. Sa tingin nyo po, isa lang po ito sa mga lindol na araw-araw nating, di ba kasi ho, araw-araw naman lumilindol, hindi nga lang ho natin nararamdaman. Ano ho? Marami po, mga at least 20 earthquakes per day ang ating nare-record. Opo. Kasama ho kaya itong lindol na ito doon sa yung mga regular, if we can call it that, na yes, earthquakes? Yes, opo. Kasama naman. Aha, walang... Karamihan po ng lindol, mga magnitudes 2, mm-hmm. o yung iba hindi, nararamdaman. Pero paminsan-minsan, yung mga magnitude 5, mga ilan-ilan, ang pambihira yung mas matataas ng magnitude. Opo. Tulad po nangyari sa Surigao del Norte, na magnitude 6.7. All over the world kasi yung magnitude 7, mga 20 yan, ganyan. Opo. All over the world. So hindi lang talaga madalas ang mga damaging or major earthquakes. Oho. Wala hong ibig sabihin ito, kumbaga, Director, kasi hindi ho ito nangangahulugan na may gumalaw, na plate, yung mga ganyan ho na binabantayan po ninyo. Or hindi ho ito precursor naman kaya for another bigger earthquake. Can you say that or mahirap pong sabihin yon, Director? Yung general vicinity po ng pinanggalingan ng earthquake, ang identified fault talaga dyan ay yung lubang fault, no? Mm-hmm. At yan naman ay madalas na gumalaw
it is capable of generating a strong earthquake. So pagdating po sa may Batangas, Mindoro area, yan po yung parang scenario nila na pinapagandaan. Uh-huh. Tayo naman sa Kamaynilaan, ibang fault ang ating tinitingnan na magdudulot ng mas severe damage. At yun nga yung West Valley Fault or yung Valley Fault System. So iba't ibang lugar, mayroong mga fault na pwedeng kumilos na magdudulot ng malakas na lindol. Pero dahil nga po, hindi naman natin alam kung kailan mismo mangyari yung malakas na lindol, ang mas maigi talaga ay maghanda sa malalakas. At ang panghanda ay hindi yan nagagawa kagad-agad. Kasi dapat tayong magsanay, dapat yung mga bahay at lusaling ating ginagamit ay matibay. Mm-hmm. Director, gabi ho tumama itong lindol. Ano? So yung mga kababayan ho natin, tsak sa Batangas, eh, natatakot ngayon at naisip nila, makakatulog ba kami ng mahimbing, matiwasay ngayong gabi, gayong medyo malakas yung naramdaman po nila doon. Ano pong may papayo nyo sa kanila, Director Solidum? Well, unang-una, kung sila po ay handa, matulog silang mahimbing. Kasi yung ganoong kalakas na lindol, hindi po na, yung ganoong, although strong yon pero hindi pa major earthquake, we don't expect naman na magdulot siya ng significant damage, no? Apo. So, posible po makaramdam sila ng aftershock, pero ano po yan, normal po yan na sumusunod talaga sa mga magnitude 5 or greater na earthquake. Aha. Sa mga kalapit na probinsya, ganun din po, walang dapat ikabahala ang ating mga kababayan. Director? As a result po ng earthquake kanina, mas malayo na po sila sa epicentro. Wala pong dapat ipangamba. Ang paulit-ulit ko lang sinasabi sa ganitong mga sitwasyon, of course, we always need to be prepared for a stronger one. Now, di man natin alam kung kailan mangyayari ito. Ang importante, ready tayo parate. Okay. Siguro, safe po siguro sabihin, Director Solidum, yung mga estante nyo po, yung mga aparador po ninyo na madaling matumba, pwede hong isecure nila dapat. Tsaka yung mahilig po tayo maglagay ng mga abubot sa mga shelves, dun sa, kahit dun sa taas ng ating tinutulugan minsan eh. Sa headboard. No? Oo, hindi sa dapat, headboard. Wala po dapat ganun. Tsaka may mga picture frame minsan na may salamin pa. Pagka lumindol ho, babagsakan ho niyan, ulo ninyo. Pwede ho ba, ano po may papayo nyo sa kanila, Director Solidum? Una-una, dapat matibay ang bahay at gusali. Kung nakatayo na, ang pangalawa, ihanda natin ang ating bahay, pisina o mga pinupuntahan natin na madalas upang wala pong mahuhulog, walang matutumba. So, mga cabinet, iangkla sa floor at itali sa gilid ng wall. Yung mga pwedeng mahulog ay wala po dapat sa ating paligid kapag tayo natutulog. Uh-huh. At aware tayo kung sakaling marami namang abubot, basta alam natin na iiwasan natin yung lugar na yon. Kung sakaling may lumindol, iiwasan natin yung mga mababasag. Tulad ng mga windows, mga glass po yan, mga glass na doors. Maraming salamat po, Director Solidum. Idagdag ko lang po, no, yung ating mga emergency kit. Paulit-ulit ho namin sinasabi yun. Fivox, media. Tama po yun. Dapat no? Ready ho yun. Ito po ating emergency kit. Pito. Check po natin. Mm-hmm. Check po yung mga websites ng tulad po ng GMA. At ganoon din sa Fivox. Nakalagay naman po yung mga what to do before, during, and after the earthquake. Opo. Salamat po, Director Solidum. Magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat po.